Hello mga ka-farmers, welcome back sa my YouTube channel for today's vlog. So, nagpapatubig kami ng sibuyas ngayon. So, ito ay pang 29 days na ngayon. So, yan. Papatubigan namin lahat yan. Yan. So, ganito kami magpatubig. So, fur line, isang hila. Ito muna ang hila na to, pababa hanggang dito. And then, susunod namin to. Yan. Pababa na pababa ang tubig. Yan. So ang ginagawa namin, may kanal kami sa gilid. So kung ano yung tapat ng pilapil, yun lang yung binubuksan namin para hindi masyadong mababad yung sibuyas. Yung katulad nito, natapos namin to, isang pilapil na to. Yung sobrang tubig dyan, diskarga, papalabasin namin dito sa kabila. Yan. So ganyan yung mga diskarte para hindi mababad ng todo ang iyong sibuyas. Kasi kapag binabad mo yan, sinaran mo itong pilapil at pinatagal mo yung tubig dyan, maaring mamatay ang sibuyas mo. Kaya, yun. Yan yung ma-advise ko sa inyo. Sa mga first timer, ngayon lang nakita itong video na to. So, ganyan yung mga diskarte. Para maiwasan mo yung pagpatay ng sibuyas. Yan. And katulad nung kahapon na pinakita ko sa inyo, na talagang yung sibuyas ay parang uhon na uhon na talaga siya. Kitang-kita niyo yung lupa na parang tigang na, bitak-bitak na. So, kailangan na talaga ng tubig. So, yun. So, madali lang naman patubigan to. Dahil pangalawang patubig na namin to, ay mabilis ang takbo ng tubig. Ayan. Pag napuno itong isang pilapil, lipat na lang sa kabila. So, ganun lang. So, pag natapos namin itong isang linya na to, next linya kami. Pababa na pababa yan. May mga pasipit kami dyan sa gitna ng mga kanal para mas mabilis. Kaya ang pagpapatubig namin dito ay maghapon lang to. Isang araw lang. So ang mula dito hanggang doon sa dulo, paikot yan. So maghapon lang yan, patubigan namin. Saglit lang yan. Ayan. So kaya mabilis kami magpatubig kasi nga marami kaming kanal, marami kaming pasipit. Mabilis yung pagtakbo ng tubig. Ayan. So sa ngayon, isa pa lang yung gamit naming makina. Lalo na pag nagdalwa kami, saglit lang to. So isa muna ang makina ang ginamit namin, isang kubota muna. Pero napakalakas din ang kubota na yun, kahit isa lang. Ayan. Ang lakas niya magbigay ng tubig. Ayan. Paubos na tong isang pilapil na to. Papaigayin din yan. Re-release na yan dito. Ayan, papunta na doon. Malapit na itong mapunong isa. Konting-konti na lang mapupuno na. So nilagyan namin ng harang. Ayan. Para focus lang dito sa isang pilapil. Sa isang pilapil na to, pupunuin muna yan. And then pag napuno na yan, hilahin namin to. Lilipat namin doon sa baba. At ito naman ang isa ang bubuksan. So ganun lang yung diskarte. Kaya advice ko sa inyo mga farmers, damihan nyo ng kanal. Well, ganito. Let's say ano, dito sa gilid maglagay ka ng kanal. After ng pangalawang linya, pilapil ulit. Para marami kang pasipit. Mabilis ang takbo ng yung ano, tubig. So ang dami naming kanal dito. Hanggang taas yan, puro pasipit yan, diretsuhan. Ang daming main kanal. Para bukas na lang sa bawat pilapil yan. Ang bilis magpatubig. So ang layo ng pinanggalingan ng tubig. Doon pa sa may akasya na yon. Nakikita nyo yung akasya na yon. Yan, yan yung akasya na yan. Doon galing pa ang tubig. Napakalayo niyan. Pero andito ako sa dulo. Yan. Abot yan hanggang doon, tubig. So ganyan ang kaganda ng pagkanal. Kanal ang gamit namin. Mas mabilis kapag kanal. Kasi kapag hose, yung kulay blue, yan, matagal. Pigil na pigil lang ano ng makina. Hindi katulad pag kanal, talagang bigay na bigay ang tubig. May pwersa talaga. Nakakaipon talaga ng mas maraming tubig. Natutulak. Kasi nga, ang bigat ng tubig. Papunta talaga yan dito sa tubigan. Sa iyong sibuyasan. So yan, ganun mga farmers.
So, yun. Hanggang dito lang muna. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa inyong pag-support. So, don't forget to like, comment, and subscribe. God bless, Asmar. Thank you.